araw mga kababayan, nandito ako para maglahad ng ilan sa mga dilubyo nangyari sa ating bansa sa nakalipas at taong 2020. Bagyong Kintay, ito ay namataan sa layong 1,880 sa silangan ng Mindanao bilang isang low pressure area. Ito ay kumikilos sa bilis na 100 kilometro kanlurang hilagang kanluran at nagbabadyang tumama sa rehiyon ng Bicol at hilagang Samar sa katapusan ng buwan ng Oktubre 2020. Ito ay inaasahan lalabas sa Timog Luzon sa Batangas, Mindoro area. Pagkatapos manalasa ng Bagyong Kinta, ano nga ba ang naging pinsala nito sa ilang lugar at lalawigan? Nagbabalita, Cherian Valencia. Matapos manalasa ang Bagyong Kinta sa rehiyon ng Bicol, lalawigan ng Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Quezon, Marinduque, Romblon at sa mga lalawigan ng Mindoro. Ito ay nag-iwan ng malaking pinsala sa Catanduanes at Albay na sanhi ng pagkabagsak ng linya ng komunikasyon at poste ng kuryente. Nagpabaha sa ilang lugar at nagpabuwal ng maraming puno at nawasak ang mga pangkabuhayan at kabahayan. Nagbabalita, Cherian Valencia, balik sa inyo sa studio. Bagyong Rolly, ito ay namataan sa karagatan ng Pasipiko bilang isang low pressure area sa bahagi ng kanluran ng Marianas. Ito ay huling namataan sa Baler Aurora na kumikilo sa bilis 100 kilometro sa direksyon kanluran timog kanluran na may layong na tumama sa rehiyon ng Bicol at Katagalugan sa unang araw ng Nobyembre 2020. Nagbabalita, Cherian Valencia, balik sa inyo sa studio. Ano nga ba naging pinsala ng Bagyong Rolly sa ilang lugar at lalawigan? Nagbabalita, Cherian Valencia. Nagdulot ng malawakang pagkawasak sa rehiyon ng Bicol kung saan una naglandfall ang Bagyong Rolly. Matinding napuruhan ang ginumbatan Albay dahil sa pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Nagdulot ng malawakang blackout sa Camarines Sur, pagkasirang kabahayan, mall, school, paliparan at pag-apaw ng mga ilog at pagkasira ng mga tulay. Nagbabalita, Cherian Valencia, balik sa inyo sa studio. Pagputok ng bulkan noong 2020 ng Enero sa Taal, Batangas. Ito ay nakataas sa 4 na alarma na indikasyon ng panganib na maidudulot sa bayan ng Batangas at karating bayan. Mahigit 10,000 pamilya ang naapektuhan sa pagsabog nito. Marami man tayong pinagdaanan, hindi sumusuko ang mga Pinoy na lumaban at bumangon. Ang dulot ng iba't ibang dilubyo. Maraming salamat. Ako po si Cherian Valencia, nag-uulat.